Babe, what happened to your teeth? Show mommy. Ayan guys, so, tinanggal niya mag-isa yung teeth niya. And then, tinutbusyan ko siya, may dugo. Then, nilagay niya dun sa lalagyan niya ng mga ngipin. Malaki nga yung natanggal. Ayun, oh. Ayun yung may blood pa. Nilagay niya. Kaya pala sabi niya sa akin, teeth, sabi niya kanina. Tapos, nung pala may natanggal na, oh, tipid kami sa dentista. Oh, yan, oh, tinanggal niya mag-isa. Ang galing. Awesome viewers. What did you say? Today is July 7. We're on our way to therapy center ulit. So si Brave is back to therapy. So he's having oral placement therapy and then speech. Tag-isa lang muna, so one day magkasunod. So 2 to 4 kami ngayon. And then guys, tignan natin yung precautions na ginagawa, safety precautions na ginagawa ng therapy center. Kasi ang dami pa rin pong hindi bumabalik sa therapy center kasi natatakot. Actually, kami taking a risk. Kaya sabi ko, isang araw lang kami lalabas papunta sa sa therapy center kasi para at peace din si Daddy. Oo, kasi meron kaming case dyan, sa positive case dyan sa kabilang subdivision ng Arliang. Katabi ng ng bahay ko, yung kadikit niya sa kabilang subdivision. Yung subdivision na yan, may positive, so lockdown sila. Dito sa amin, bawal magpapasok ng bisita. May memo from Homeowners Association. So talagang hindi pa bumubuting kalagayan ng bansa, ng mundo. Kaya ingat lang po muna kami since si Brave nabuboard na. Ayan na siya. Ang haba na nga din ng hair niya. So, kaka meron siyang sa eyes. Show your eyes, anak. Parang may kulitis siya. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung paano. Ayun, no. Parang namamag. Ayun yung eyes niya. Oh, parang may kulitis. Yun. So, guys, unta na kami. Malilate na kami. 2 o'clock. It's already 1:40. Sa kami? Sa Las Piñas. Bye, guys. Samahan nyo kami. We are here. Where are we, anak? Teacher Grace and book notebook. Oh, teacher teacher Grace and who else? Teacher Moki. Yan, andito na kami guys. Ayan, bungad pa lang ng entrance ng talaga may safety precautions sila. So ipapakita ko sa inyo, oh, at least para maging aware din po yung mga ibang anak, yung mga iba na ayaw pang pumunta ng therapy center kasi ang alam ko may rules ang government para sa mga therapy center. Kasi nga, hindi pwedeng matigil talaga ang therapy ng mga bata. Lalo na yung may mga cases na kailangan talaga ng therapy, ng madibdibang therapy. So, yun po ang kailangan nilang sundin para ano. Pero syempre, tayo din sa on our own, dapat meron din tayong sariling pag-iingat, aside dun sa pag-iingat din po ng mga establishments. So, yun guys, papakita ko sa inyo, ha? Pasok na kami, so 10 minutes na kami nag-travel, meron pa kaming 5 minutes, and akit na kami noon para mabati na po. So, mabati na po yung mga therapist ni Brave. So, ang una niya is speech is 2 to 3 and 3 to 4 yung oral placement niya. Wala po siyang OT kasi group OT siya. Bawal pa po ang group. So, muna siya ngayon. Oral placement therapy. So, yun guys. I-tour ko kayo dito sa mga changes sa therapy center ni Brave. Entrance pala. Ayan na. Sanitize. Come here, Brave, your hands. Please wear mask. Ayan, okay lang. May na kami. Ayan, meron silang Hello, ate. Hello! Pinapakita ko yung safety precautions dito sa therapy para makatulong din na hindi sila matakot. Saan dito? Sige. Yeah, may logbook na sila ngayon. Para saan ang logbook? May pambaril na din si sexy na yung aming secretary dito. Dito ka ngayon nakapwesto, ha? Ayan, o sige yan. Ayan yung taga-baril dito. Ayan, may social distancing sila dito. Ayan, o. Ito na yung anak ko. Andun niya. Excited niya. So, konti lang talagang nasa therapy center natin ngayon.
Ayan, meron na sila ng mga ano. Para pag sinabi ko lang po, ayan. Meron na yun, yan. Yung mga safety precautions nila. Social distancing. Hawakan ko siya para social distancing. 2,000 years later. Hi mga awesome viewers! I'm here again sa therapy center ni Brave. So, hinayagan na tayo na ano, i-vlog ng loob na therapy center para maipasyal ko kayo. So far, wala kasing bata kasi nga dahil sa nangyari and ECQ na naman ang Manila. So, yun, sa teacher mo, kasi wala naman bata, i-cover ko na yung ang buong therapy center. So, papakita ko sa inyo, guys. So, guys, ito po, sa baba po, may mga ano dyan, salon, and then yung habila ng pagkakayanan, sarado sila, and then car wash yan. Para habang nag-aantay kayo, dito pwede magpa-car wash. Yan po yung baba nila. And then, ayan, nagpa-practice pa rin sila ng social distancing. Yan, and yan. So, wala pong tao. Ako lang kaya pinayagan ng ano. So, yun po ang entrance ngayon. Diretso yan sa office ni teacher mo. Pero dito muna tayo. Dito kasi yung dating entrance nung wala pang ECQ. So, yung reception is dito nag-stay. Dito ka magbabayad. Kaya lang ngayon, sa baba siya kasi nga, kailangan niya i-take yung temperature nung mga taong papasok and yun mag-record na. Yan. So, ito ay isang pantry din nila. Ito yung pantry, may CR doon. Actually, pantry ito para din sa mga malalaking kids na tinuturoan ni teacher Moki ng ano, yung mga cooking. Kahit sila brain no, ano, dito din sila nag-ano ng group, ano, group occupational therapy. Ayan po. Yan, marami sila. Ayan naman kayo, may mga tables and chairs kasi parang group yung occupational, last occupational therapy ni brain. May mga arts sila, so dito nila ginagawa. Kasi may mga gamit din dyan. Yan, and then yan. Yan. So, this is very useful din sa mga malalaki na yung teenagers po na nagpe-therapy pa po. Yan. So, yan. May board sila. Dito sila nagka-klase. Kasi sa loob po is one-on-one. Pakita ko lang si Teacher Maggie. Isa po sa teachers. Ganyan po ang kanilang kasuotan para safe po din yung mga bata. Di ba po, teacher? Yes. And then every, ano po, di ba nagpapalit kayo? Apo. O, yun. Kasi para, ano, sa tapo na yun, meron silang mga class dyan. Pasensya na, teacher mo, Teacher Maggie, nasama ka sa akin. Ay, po. Meron, dito po ginaganap yung, ano, at speech. Dito may speech, ano, sa by cubicle pag one-on-one. Ayan, kaya lang walang bata. Ayan po, yan, pag ano dyan, one-on-one. And then, this is another room po. Nga lang naka-close ata. For ano rin po ito, for parang speech room din po, one-on-one. So, ayan po, may mga lagayan po sila ng mga toys. Ayan. May mga lagayan po sila, yan. At tali, mga educational toys na alam po. Ayan, oh, see? Ang dami nilang toys. Yan, si Brave, kaya kami erap siya isang kasamang bata. See, ayan po ang mga educational toys na in-invest ni Teacher Hoki. Ayan, yan, ginagamit ko ng mga bata. Organize. Ang ganda na. Yan, iba-iba po yan. Madami po kasi Teacher Hoki talaga nag-invest sa mga ganyan. See, oh, may Barbie pa. Oh. See, yan po. And then yung room na yun, kasi yung bata pa eh. Andyan si Brave, nag-therapy sila. Diyan yung parang, ano nila yan, ang parang playground. Ano dyan yung mga, may yoga ball, may swing, may slide, yan. Diyan po sa room na yun, kung makikita, masisilip niyo po, ano. Parang, ay, hindi makita. Yan, sa light. Yan, ano yan, rubber mat yung floor nila. Yung kaya sa entrance. Sa totoo lang, guys, marami pong nagsara ngayon na therapy center. Pero si teacher, itong ano, Build for Fun pang pangalan ng ating therapy center is ano pa, buhay pa kahit na konti yung bumalik students, still buhay pa siya. Marami-rami rin compare sa iba na wala talagang muna. So ito yung high dressing area siya. Yan. Ito po yung talagang entrance. So pagpasok mo, office po ni Teacher Moki yan. Ayan si Teacher Moki. Andyan si Teacher Moki.
Nag-iikot lang ang Teacher Mopi. Ayan. So, dito Teacher Mopi, ginagamit po dito pa rin to for ano, no? One-on-one pa rin, ano? One-on-one lang. Tapos, maximum ng tatlo lang. Ah, tatama. Titignan ko yung ngayon yung Margie. Yan. And then, ito yung kanina sinasabi ko, guys, na nilagpasan kita, teacher, ha? Ayan, may mga ano sila dito. Ayun po si Brave. Si Brave. Ayan po yung kanilang ano, paglaruan. Ayan. Ayan po, guys. Na-inter ko na po kayo sa aming sa therapy center ni Brave na dito sa Build for Fun, dito sa Las Piñas po. So, guys, kung may mga questions kayo regarding dito sa therapy center, kung gusto niyo mag-inquire, idadrop ko po yung link ng ano nila, ng kanilang FB page, and then yung contact number nila kung gusto niyo mag-inquire. Actually, guys, safe naman po so far kasi ano naman, and every session po, nagsasanitize din po sila. So, huwag po tayong matakot. And then, alam ko rin po is nag-o-offer din po sila ng online. So, pwede nyo rin pong itanong kung interesado kayo sa online nila. And I can assure you po na magagaling po ang mga therapist po nila dito. Ito po yung therapy center na tumagal kami. At sa mga therapist ni Brave na nandito, dito lang po kami tumagal. Hindi ko po kayang maghanap ng iba pang ano kasi ng ibang therapist for Brave kasi dito ko nahanap yung mga therapist na talagang hindi lang dahil sa trabaho nila to, kundi ramdam po namin yung malasakit nila sa mga bata. Yun po. Marami na po kami napuntang therapy center, pero itong therapy center lang po ito na pagmamayari ni Teacher Mokiel Sarit po, which is Teacher Moki, is dito po talaga kami tumagal ng todo. And then sa mga therapist niya, like Teacher Grace, na speech therapist niya, and si Teacher Moki po ang OT, ang occupational therapist niya. Matagal na po kami sa kanila at hindi po ako nagsisi na nakilala ko po sila. So yun, guys, sana nagustuhan niyo ang ating vlog for today. Sana na-enjoy niyo yung pag-ikot natin dito sa therapy center ni Brave. Actually, kung familiar kayo sa mga therapy center, kadalasan ang mga therapy center ay maliliit lang po. Parang isang inuupahang room lang or isang pinuupahang sa isang building lang. But ito po ang pinakamalaki na therapy center na nakita ko po. Ito po talaga. So, yun po. Nakita nyo naman, napakaganda and very safe po talaga. I can assure you na very safe po sila, mga kids nyo dito. So, yun po, guys. Kung mga may question po, feel free to ask them po. And then, kung may gusto mag-inquire, tignan lang po sa description box. So, guys, thank you for watching our vlog. And always remember po, it is okay to be different. Bye, guys. We'll see you in our next vlog.